lahat. Si Jesucristo ay nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos. At gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki't maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangaral ang mga salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. A
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Waga sa pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tubawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y naghaharing, may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit, sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayunmay hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, maging masaya kayo dahil ang ninanais ng ating pinakamahal
na poong Jesus Nazareno para sa atin, ay tayong lahat ay madalan niya sa piling ng ating maawaing amang nasa langit. Yan, mga kapatid, ang nais na ipaalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, Miyerkules sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. Dahil, mga kapatid, makalimutin tayo. Kapag tayo ay sobrang masaya, nakakalimot tayo sa Kanya. Kahit na kapag tayo ay sobrang wala sa sarili dahil sa mga problema at pagsubok na ating pinagdadaanan, mas lalo tayong nakakalimot na maniwala at magtiwala lang tayo sa Kanyang pagmamahal. Minsan, akala natin na pasan natin ang problema ng mundo, na tayo ay automatic na dapat maghahanap ng paraan para malampasan natin ang ating pinagdaanang pagsubok. Nakakalimot tayo na meron tayong poong Jesus Nazareno na ating maaasahan. Pero alam niyo, mga kapatid, sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, may ninanais ang ating mahal na poon, at yan ay ninanais niya na ating ma-realize na ang buhay natin ay para sa Kanya. Ang buhay natin, mga kapatid, ay sa Kanya para maipalaganap natin ang mabuting balita ng pagmamahal ng Diyos para sa atin, para sa lahat ng mananampalataya. Minsan kasi akala natin, no, na ang mag-aalay lang ng buhay sa Diyos ay ang mga pare, madre at mga relihiyoso, no. Tayo lahat, mga kapatid, by virtue of our baptism, have been consecrated sa ating Panginoong Diyos. Sa ating unang pagbasa, matinding pagsubok ang pinagdaanan ng mga tagasunod ng ating mahal na poon, na dahil dito, mga kapatid, sila ay nagkawatak-watak, napupunta kahit saan para maiwasan ang mga paghihirap na kanilang pinagdadaanan. Pero sa kanilang pagkawatak-watak, mga kapatid, sila ba ay nagtago at tumahimik? Hindi, mga kapatid, dala-dala nila ang mabuting balita ng ating mahal na poon. At dahil dito, marami ang nakaranas sa pagmamahal ng Diyos at nagbalik loob sa ating Diyos Ama at maniwala sa Kanyang walang maliw na pagmamahal. Sa gitna ng pagsubok, sila ay naging rason, naging tagapagdala ng kagalakan, ang kagalakan na dulot ng kanilang naging karanasan sa pagmamahal ng Diyos. At sa ating ebanghelyo, tayo ay pinaalalahanan ng ating mahal na poon na siya ang tinapay ng buhay, ang pagkaing nagbibigay buhay. Bakit tayo matatakot na magutom nang tayo man ay Kanyang binusog sa Kanyang pagmamahal? Ang ating uhaw ay Kanyang pinapawi sa walang katapusang buhay na tubig. Hindi ka magugutom, kapatid, hindi ka mauuhaw. Yan ang pangako ng ating mahal na poon. At hindi lang yan sa spiritual na aspeto. Dahil nung nagpadala ng tinapay mula sa langit ang Panginoong Diyos, ito ay para mapawi ang gutom ng mga Israelita. Kaya mas lalo na ngayon, mga kapatid, na ang pinadala ng Panginoong Diyos ay ang ating mahal na poong Jesus Nazareno.
hindi lang para tayo ay mabusog spiritually. Sa pamagitan ng ating banal na Eukaristiya, kung hindi para tayo ay mabusog mula sa ating mga pangangailangan. Ang kanyang pangako ay hindi mapapako, mga kapatid. Maniwala ka. Lakasan mo ang iyong paniniwala at pagtitiwala. Hindi na pagkatapos dito, mga kapatid, magpahula sa labas kung ano ang lalabas sa loto. O di kaya bibili ng mga abubot na pampaswerte. Eh wala namang mawawala, Father, di ba? Merong mawawala, kapatid. Ang iyong pagtitiwala sa Diyos, ibig sabihin, kulang ang iyong paniniwala. Hindi ka pa ba sure sa pangako ng ating mahal na Poon? Nagdududa ka pa ba? Eh, Father, wala namang nangyayaring maganda sa buhay ko. Paano ako maniwala? Sigurado ka ba, kapatid? O baka naman ayaw mo lang tanggapin ang kanyang biyayang ibinibigay sa iyo dahil meron kang sariling plano. Tanggapin mo, kapatid, kahit na alam mo na maraming mga pagsubok na kaakibat nito. Tingnan mo ang mga apostoles. Alalahanin mo, kapatid, na ang buhay natin ay hindi para sa buhay na ito, kung hindi para sa mundo na walang hanggan kasama ang ating mahal na Poon at ang ating Diyos Ama. Tayo ay hinahanda ng ating mahal na Poon para sa pagtatagpong ito. Tanggapin mo ang kanyang biyaya ng buong puso at ng iyong buong pagkatao. At gaya ng mga unang tagasunod, puspos na biyaya ang darating, hindi lang para sa iyo, kung hindi pati na sa mga taong iyong pinagsisilbihan sa ngalan ng ating mahal na Poon. Di na natin kailangan yung pusang ng aakit ng swerte, mga kapatid, na nilalagay katabi ng Poon. Dahil, mga kapatid, sa ating mahal na Poon, wala na tayong ibang kinakailangan. Sa Kanya ipinangako at itinalaga tayo ng Panginoong Diyos Ama. At sabi sa ating Ebanghelyo na walang mawawala sa ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya, at sa kung sino mang naniniwala ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa ba ang kailangan mo, kapatid? Ipagdasal natin na palakasinawa ng ating mahal na Poon ang ating pananampalataya at pagmamahal para sa Kanya, nang hindi na tayo maghanap sa iba ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan at kaginhawahan. Dahil sa ating mahal na Poon, mga kapatid, merong kaganapan, merong katuparan, merong kaginhawahan. Hari nawa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ng Kanyang Anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan,
Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit-akit na tumanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang pagmamahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga personal na kahilingan at ang mga intensyon ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama naming nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang ipatuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay.
sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo.
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha
ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumukon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binya na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Tanak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.